natin ang klase ng mga load na ginagampanan ng ating mga bearing. Times 5 to mga boss. Pag 0.5 times 5 equals 25 mm ang kanyang inside dimension. Kiman or maliit na bearing mga boss. Parehas lang lahat ng pagsukat or technique ng pagkuha ng measurement niya mga boss ha. So, pag sinabing bearing mga boss, lagi natin tatandaan mga boss no, na merong dalawang klase ng rolling elements ang ating mga bearing. So mga boss, common types of bearing. Ito lang lima ang pwede kong i-share sa inyo mga boss. Hello mga boss, good day. Welcome back again to my channel. Ngayong araw na to mga boss, talakayin natin ang tungkol sa mga bearings. So mga boss, napapaloob sa video tutorial na to ang tungkol sa mga common types of bearing. Paano susukatin ang mga bearing gamit ang Bernier caliper. At saka mga boss, ang mga nakikita natin na mga numero dito sa bearing, tatalakayin natin. Ito yung tinatawag nila na code number sa ating mga bearing mga boss. So mga boss, kung interesado kang malaman ang tungkol sa mga bearings, ay subaybayan mo ang video ko hanggang sa huli para malaman mo mga boss ang mga kalidad ng mga bearings na ginagamit mo sa iyong mga machinery mga boss. So, huwag na natin patagalin pa. Simula na natin. So mga boss, may mga iba't ibang klase na bearings tayo na ginagamit ngayon sa ating generation. Mga boss, ang ipapakita ko sa inyo ay mga common types na bearing na ginagamit natin ngayon. So ito yung mga ginagamit sa ating mga machinery mga boss. So itong sample na bearings na ipapakita ko sa inyo ay made from Japan. So meron itong maker's name na Koyo mga boss. Then itong malaki na bearing is merong number, merong code number na 6305Z. At ito namang maliit na bearing mga boss no, is merong code number na 6202RS. So mga boss, pag sinasabi nating bearing mga boss, is meron tong dalawang klase ng rolling elements. Pag sinabing rolling elements mga boss, ito yung nasa loob ng ating bearing na mga umiikot na mga parte ng ating bearing mga boss. Ito yung nagpapadulas or nagpapalis ng friction ng ating bearing. So ano ba ang mga rolling elements niya? Meron tong tinatawag na spherical mga boss. Itong spherical mga boss is commonly term ito ng ball bearing o yung pabilog mga boss ha. Spherical is mean yan mga boss, ball bearing. Yan, pabilog, spherical. Pag sinabi namang cylindrical mga boss no, ito yung typical na bearing na makikita natin or usually na maririnig natin na roller bearing mga boss o needle bearing or stick bearing, yung may mga roller guide mga boss. Ay, yung may mga roller mga boss sa ating mga rolling elements. Okay? Yan. Ito ang dalawa to mga boss. Ball bearing at roller bearing. Yan ang pinaka-common types ng bearing. So mga boss, pag-usapan muna natin ang klase ng mga load na ginagampanan ng ating mga bearing mga boss. Ito yung radial load at axial load. Pag sinabing radial load mga boss, is ito yung load na perpendicular sa axis ng ating shaft mga boss. Axis ng ating shaft. Ito yan mga boss. Ito yung ating shaft. So axis perpendicular na load. Yan. Pirsa na papunta dito sa galing sa taas or sa gilid, north, south, west at tsaka east mga boss. Ito yung tinatawag na radial load. Okay? Axial load. Ito namang load na to mga boss is tinatawag din na parallel load. Kasi ang bigat ng load na dinadala ng ating bearing mga boss is parallel sa shaft ng ating component o ng ating machinery. Papunta siya dito sa gitna ng ating shaft mga boss. Hindi siya sa gilid ng ating mga shaft or ng ating bearing. Nandito ang load sa gitna is tinatawag na axial load. Okay mga boss, para hindi tayo malito mamaya mga boss, kasi may mga specific na mga bearing para sa axial load at saka radial load. So meron din namang bearing na dual purpose mga boss. So kaya niyang
dalhin ang dalawang load na to mga boss. Meaning to say combination na radial load at saka axial load ang kaya niyang i-permit. So, ibig sabihin mga boss, meron tong tatlong klase na mga load. 1, 2, 3. Una is radial load. Radial load. Then, pangalawa mga boss is axial load. Then, pangatlo mga boss is combination na radial at saka axial mga boss. Radial and axial. So, merong mga specific na mga bearing para sa tatlong load na to mga boss. Okay? So, mga boss, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. So mga boss, common types of bearing. Ito lang lima ang pwede kong i-share sa inyo mga boss. Kasi ito yun ang pinaka-common mga boss, no? Una, tatalakayan natin is ball bearing. Pangalawa, roller bearing. Pangatlo, ball thrust bearing. Pangapat, roller thrust bearing. Panglima, tapered roller bearing mga boss. So, napapansin nyo dito sa mga pangalan ng ating bearing mga boss, no? Sa types niya is meron tong dalawang klase mga boss. Itong ball at saka roller mga boss. Okay? So, pag sinabing ball mga boss is yung in-explain ko kanina, spherical. Pag sinabing roller mga boss, yung kanina rin na in-explain ko, cylindrical. Ball thrust bearing. Itong number 3. So, ibig sabihin mga boss, spherical ang kanyang rolling elements pero sa thrust ang kanyang gagamit na load mga boss. Pag sinabing thrust mga boss, ito rin yung tinatawag ganina na axial load. Okay? So, meron din naman ditong roller pero sa thrust na bearing mga boss. Meron namang roller pero bearing lang mga boss. Meron namang ball pero bearing lang mga boss. So tatalakayan natin ang limang klase na bearing na to mga boss. Okay? So, pinakauna na common type of bearing mga boss, ito yung ball bearing. So, pag sinabing ball bearing mga boss, ito yung pinaka most common sa lahat. Most common na bearing sa lahat mga boss, no? So, ito din yung kaya niyang i-handle mga boss, no? Can handle both radial load and axial load mga boss. So, radial load and axial load. So, pag sinabing axial load mga boss, pwede dito ang tawagin na thrust load mga boss, no? Thrust load. Thrust bearing, thrust load. Okay? So, ball bearing, kaya niyang mag-handle nito mga boss. Pero, small amount lang mga boss, no? Usually, small amount lang ang load na kaya niya mga boss. So, hindi siya pang heavy duty mga boss na. So, makikita usually itong mga ball bearing natin mga boss na sa mga air compressor, sa mga centrifugal pump, sa iba pang mga machinery mga boss, sa mga induction motor, makikita itong mga ball bearing natin mga boss. So, itong ball bearing mga boss is meron itong limang common design ng ball bearing mga boss. So, tatalakayan natin ano ba ang klase ng ball bearing. Meron tong klase mga ball bearing, ha, mga boss, ha. Okay? So, mga boss, ito yung mga common types ng ball bearing, mga boss. Mga common design ng ball bearing natin, mga boss, no? Kaya nagawa tong mga design ng mga ball bearing, mga boss. Kasi sinabi ko kanina, pag specific na ball bearing, mga boss, is small amount of load lang ang kaya niya. So, kaya para ma-transmit yung mas mabigat na load is gumawa sila ng mga disenyo tungkol sa ball bearing mga boss para makaya niya ang mga mabibigat na axial load at yung tinatawag natin na radial load. Okay mga boss, so ito yung single row ball bearing mga boss. So makikita mo sa drawing natin ngayon mga boss na is single row, isa lang ang race or ang daanan ng ating ball bearing mga boss, no? Yung ating yung kanal ng ating ball bearing mga boss.
So, isa lang, single row. So, pag sinabi naman dito sa pangalawa mga boss, no, double row ball bearing mga boss. Ito yun, mas matibay ito mga boss kaysa single row. So, dalawa na ang kanyang racetrack or yung daanan ng ating ball bearing mga boss, no. So, pag dalawa na is, ibig sabihin, double row na mga boss, no. So, kadalasan makikita ang ating double row na ball bearing mga boss is sa mga pumps at sa mga reducer at wheel and screw equipment mga boss, no. Itong ating double row bearing mga boss. So, ito yung double row self-aligning ball bearing mga boss. Itong pangatlo. So, ibig sabihin ito mga boss, no, is dalawa. Dalawa rin ang kanyang race o ang dalawa rin ang daanan ng ating mga rolling elements mga boss, no. Pero self-aligning ball bearing siya mga boss. So, itong self-aligning ball bearing mga boss is suitable to sa mga shop na may mas mamalaking mga deflection or mga malaking mga misalignment mga boss, kasi sa pangalan pa lang niya self-aligning ball bearing mga boss, no. So, medyo concave yung spherical raceway ng ating outer ring dito mga boss, dito sa ating double row self-aligning ball bearing mga boss. Makita mo dyan sa ating drawing mga boss, no. So mga boss, no, single row angular contact at double row angular contact is depende na lang sa dalawa na to mga boss. So makita mo sa drawing natin mga boss, pag single row is isa lang, pero angular ang kanyang contact mga boss. Dito naman sa double row is dalawa din ang kanyang raceway mga boss, no. So, pero pang angular contact sila mga boss. Okay? So mga boss, roller bearing, ito yung pangalawa na common types ng ating bearing mga boss. So kung gusto mo ng bearing na kayang mag-hold ng napakabigat na radial load mga boss, ito na yung roller bearing na ating hinahanap mga boss. So kadalasan makita to sa mga conveyor belt mga boss, ang ating roller bearing. Pag roller type is cylindrical ang kanyang rolling elements mga boss, no. So since ang ating roller ay cylindrical parts nitong ating roller bearing mga boss, isang contact sa pagitan ng inner at outer wrist ay nag-spread sa large area ng ating load mga boss. Kaya masasabi natin na, or masasabi ko na, mas kaya niya ang mabigat na radial load mga boss dahil sa cylindrical form ng ating rolling elements. Ito yan mga boss. Meron siyang mga yan. Ganyan ang kanyang mga rolling elements. So nakita niya naman dyan sa drawing natin mga boss, no. So mga boss, meron itong variation ng type ang ating roller bearing. Ito yung tinatawag na needle bearing mga boss. Needle bearing, variation type to ng ating roller bearing mga boss. Needle bearing. So needle bearing mga boss, no, maliit na to ang kanyang mga rolling elements, pero cylindrical form pa rin mga boss. So kadalasan nakikita ko to sa mga lobo wheel pump ng mga malalaki na makina mga boss. Meron tong mga needle bearing. So mga boss, take note natin mga boss, no, na itong ating roller bearing ay hindi design para sa thrust load. So ibig sabihin mga boss, not design siya for thrust load. So ibig sabihin ito mga boss, pang radial load lang siya mga boss. Pero pag thrust load or axial load, yan, axial load, hindi na niya. Although kaya niya ang mga maliliit lang na mga load sa axial mga boss, pero pag mabigat na load ng axial is di na niya kaya, kasi hindi siya disenyo para sa axial load mga boss. Merong bearing na para sa axial load na design mga boss, no. So anyway, tatalakayan natin yan mamaya. So talakayan natin ang mga common design ng roller bearing mga boss. Meron pa tong mga common design. Okay? Mga boss, common design ng roller bearing. Ito yung one row or two row cylindrical bearing mga boss. So makikita mo dito mga boss, no, one row or two rows. So dalawa na ang raceway ng ating mga cylindrical na roller mga boss.
So, mga rolling elements natin is dalawa ang kanyang row. Dito naman sa pangalawa mga boss, no, is one row cylindrical bearing. At sa pangatlo is two row cylindrical roller bearing. Then, sa pang-apat mga boss, ito yung kadalasang nakikita natin sa mga sasakyan natin mga boss, ang conical tapered roller bearing. Sasakyan sa mga car hubs natin mga boss, sa mga gulong ng ating sasakyan, yung mga bearing ng ating gulong mga boss, conical tapered roller bearing ang tawag doon mga boss. At saka yung inexplain ko kanina na variation type ng ating roller bearing, ito yung needle bearing mga boss, no? Yung kadalasang makita natin sa mga low oil pump ng mga malalaki na mga makina mga boss. So, ito lang ang kanyang mga common design ng roller bearing. So, mga boss, ito yung pangatlo na common types of bearing. Ito yung tinatawag na bolt thrust bearing. So, makita sa ating mga drawing dyan, mga boss, no? So, itong bolt thrust bearing, mga boss, is for low speed application lang siya, mga boss, no? So, hindi niya kaya i-handle ang sobrang bigat na radial load, mga boss. Kasi nga, pang low speed lang siya. So, mga boss, kalimitan itong bolt thrust bearing ay makita natin sa mga bar stall at sa mga Lisi Susan table, mga boss. Itong ating bolt thrust bearing. Okay? So, mga boss, no, ito naman yung pang-apat na common types. Ito yung roller thrust bearing, mga boss. So, pag sinabing roller thrust bearing, mga boss, is ang kanyang rolling elements is roller type. Yung kanina, mga boss, yung pangatlo is bolt thrust bearing. Ang rolling elements nung pangatlo natin mga boss is bolt type mga boss, no. Pero pang thrust na specification na bearing mga boss. So ibig sabihin mga boss ha, thrust ibig sabihin axial load. Pang axial siya mga boss. So nasa gitna siya ng shaft. Parallel ang kanyang load, parallel load sa axis ng ating shaft mga boss. Pag sinabing thrust bearing or axial load or thrust load mga boss, no? So kagaya rin ganina ng ball bearing mga boss, ang ating roller bearing mga boss, no? Ang ating roller thrust bearing mga boss is ito yung pang heavy duty na type ng ating pang thrust bearing mga boss, no? Sa klase ng thrust bearing. So kaya niya mag-hold ng mabigat na thrust load mga boss, no? So yung kanina ang ball bearing is hindi niya kaya mga boss, no? Pang low speed lang siya mga boss, small amount of thrust load. So kaya nga sa mga table lang siya mga boss, sa mga bar stall. So ito naman ang ating roller thrust bearing mga boss is kadalasang makikita sa mga car transmission mga boss, sa mga sakyan. Car transmission. So sa mga transmission natin sa sakyan mga boss, makikita tong ating roller thrust bearing. So mga boss, ito yung panglima at panghuli na common types ng bearing. Ito yung tinatawag na tapered roller bearing mga boss. So kung gusto mo ng mga bearing na kayang mag-support ng mataas or mabigat na radial load at mabigat din na thrust load mga boss, yung ating axial load, ay ito na yung hinahanap mo na tapered roller bearing mga boss, no? So mga boss, tinagamit ang ating tapered roller bearing mga boss, no? Sa machinery na may opposite direction ang thrust mga boss. So ibig sabihin opposite direction ang kanyang thrust. So ganyan ang kanyang thrust mga boss, oh. Ito yung shaft. Yan. Yan, ito yung shaft. Opposite direction may ganyan na thrust. Meron ding dito na thrust mga boss. Dito na force at dito din na force ng kanyang thrust or axial load mga boss, no. So meron pwede din to sa ating radial load mga boss, itong sa gilid ng ating mga shaft. Pwede din tong ating tapered roller bearing. So mga boss, kaya nga kadalasan makita itong ating tapered roller bearing sa mga car hubs, sa mga gulong ng ating sasakyan. Yung tinatawag nila na wheel bearing mga boss. Ito na yung tapered roller bearing mga boss. Okay? So mga boss, how to measure bearing mga boss. Ito yung sinasabi ko kanina na paano ba natin masusukat ang ating bearing mga boss. So pag sinabing measurement sa bearing mga boss ay although na mayroong mga specification code ang ating bearing mga boss, no, sa housing nito mga boss. Ito yon mga boss, ito. Yan, ito. Itong mga specification code niya mga boss except sa made
saan siya galing at sa pangalan. Itong sa maker mga boss, meron din tong specification code dito mga boss. So, ang problema nito mga boss, no? Paano pag wala yung specification code ng ating bearing mga boss? Paano pag tanggal ng ating shop or component ng ating machinery mga boss? Is wasak na ang ating mga rolling elements ng ating bearing. Itong, or itong ating inner wrist or outer wrist may wasak na mga boss, no? So hindi na natin makita ang specification code niya mga boss. So pwede natin tong sukatin ang ating bearing mga boss, no? So pag sinabing specification code mga boss, no, pwede mo rin tong makikita sa measuring table mga boss. Pag sinabing specification code, may mga measuring table ang ating mga bearing mga boss, no? So pwede yung hanapin yun kay Sir Google mga boss. Nandun lang yun. Marami dyan makikita mga boss, no? Pwede ka rin makapurchase ng bearing kahit sa pamagitan lang ng pagsukat mga boss. Ganito lang ang pagsukat nito mga boss, ha? So kailangan makuha mo ang inside diameter mga boss. So bearing at saka yung itong wheel seal mga boss, parehas lang ang technique sa pagsukat. Kung gusto mo ring malaman ang tungkol sa wheel seal, pwede mo yung puntahan ng isa kong video mga boss. So ito yung kanyang inside mga boss, no? So makita mo dito sa inside mga boss. Palagi natin tandaan mga boss, no, sa pagsukat ng mga wheel seal at saka mga bearing is millimeter ang unit natin gagamitin mga boss. So makita dito mga boss, ang inside niya is 25 mm. So medyo malabo lang mga boss, no, pero 25 mm yan mga boss. Then next step mga boss is itong sa outside diameter. Sukatin mo ang outside diameter ng ating bearing. Yan. So makikita dito sa outside diameter ng ating bearing mga boss, no, is 62. Merong 62 ang ating outside diameter. Then pangatlo mga boss is sukatin mo ang kanyang thickness. Yung thickness natin mga boss. Pag sinabing thickness mga boss, hindi dito mga boss, ha, hindi ito. Itong thickness, yan. So ang thickness natin mga boss, no, is nasa 17 mm ang thickness ng ating bearing. So ngayon mga boss, isulat natin dito mga boss, no, ang ating ID. So ang ating inside dimension is 25 mm. Yan, by 62 mm by 17 mm. So maging ganito na ang forma ng ating pag-request ng bearing mga boss. 25 mm by 62 mm by 17 mm. So paano naman pag wasak or sira tong ating bearing mga boss? Simple lang, sukatin mo ang shaft. Ang shaft, ang outside dimension ng shaft, sukatin mo mga boss para sa inside dimension ng ating bearing. So para sa outside dimension naman ng ating bearing mga boss, no, is sukatin mo yung inside bore ng ating machinery kung saan ilalagay tong ating bearing mga boss. Doon mo sukatin, makukuha mo ang outside diameter ng ating bearing doon. Okay mga boss? So para sa thickness naman niya mga boss, no, so kadalasan kasi mga boss, itong ating bearing is hindi to totally masisira lahat mga boss. Meron tong maiwang mga parte. So para sa thickness niya is makukuha mo yung thickness. Yan, hanapin mo yung mga naiwang parte. Nandoon na yon ang thickness. Okay mga boss? Mga boss, bago ko makalimutan, malaki man or maliit na bearing mga boss, parehas lang lahat ng pagsukat or technique ng pagkuha ng measurement niya mga boss, ha. So mga boss, bearing number specification, ito yung sinasabi ko kanina mga boss, no, ito na yung last na segment ng ating video mga boss. Ito yan mga boss, oh, kita nyo, parang malabo eh. Yan, itong mga number dito mga boss. Babasahin ko na lang mga boss, no, or pipicturean ko na lang, ipapakita ko sa inyo. 6305Z. Ito yan mga boss, 6305Z. Ano ang ibig sabihin ng 6305Z? So unang tatalakayin natin mga boss, no, is merong mga bearing mga boss na lima ang digit ng code na makita mo. Pero pagbasa nito mga boss is apat lang talaga. Itong pangatlong digit mga boss at pang-apat is
kasama yan silang dalawa mga boss. Combination yan silang dalawa mga boss na. Combination code yung dalawa na yan. So tandaan nyo rin mga boss ha, na meron ding mga bearing na 5 ang kanyang specification code. 5 ang hati mga boss. So ibig sabihin 5, meron siyang 6 na digit mga boss no. Or 7 na digit. Nandito sa last mga boss dito, meron pa to. So explain ko yan mamaya. So since ang bearing na ating sinample is 4 lang, 5 lang ang digit. So pero 4 ang pagbasa niyan mga boss. So ito muna ang i-explain ko. So nakita natin 6305Z. Ang 6 mga boss, ibig sabihin ng 6 is type of bearing code. So ipapakita ko sa screen ngayon mga boss no, ang type of bearing code. So maraming klase ang type of bearing code mga boss. Ito na yung mga tinalakay natin kanina, yung mga roller bearing, ball bearing, thrust bearing. Ito na yan mga boss. At saka yung mga single row, double row. Ito yung number 6 mga boss, is ito yung tinatawag na single row deep groove. So single row deep groove bearing, deep groove. So lalim mga boss sa deep groove bearing. Yan. Ito 'yon. Ito 'yung ating type of bearing code. So nandiyan rin sa screen mga boss no, ang lahat ng type of bearing code mga boss. So dako tayo dito sa pangalawang digit mga boss. Ito 'yung bearing series mga boss no. Pag sinabing bearing series mga boss is nandito sa ating numero ng pangalawa mga boss is number 3. So makikita dito mga boss no, ang mga katagang mga extra light thrust, mga light, medium, heavy, mga thin, ganyan mga boss. Ang bali width ng ating bearing mga boss. So bearing series code number 3. So nandito tayo sa medium. Yan, medium. So dito tayo sa pangatlo na digit, pang-apat na digit. Ito yung bore size mga boss. Papakita ko rin dyan sa screen ang lahat ng technique na to mga boss. Bore size, so 05 times 5 to mga boss. Pag 05 times 5 equals 25 mm. Ang kanyang inside dimension, inside dimension 25 mm. Ibig sabihin itong 05 automatic yan, 25 mm ang kanyang inside dimension mga boss. Okay? So nandyan rin sa screen nyo mga boss ang mga technique nyan. So itong letter Z, ito yung last letter code mga boss, tinatawag nila. Okay mga boss, ito yung one side letter Z. Ang ibig sabihin ng letter Z mga boss is one side shielded. Yan, nandyan rin sa screen nyo mga boss, meron pa tong ibang-ibang mga klase na may ZZRS, 2RS, may mga letter K. Yan, nandyan sa screen ang technique na nyan mga boss. So sana nakuha nyo to mga boss no. Ito. So mga boss, ito yun mga boss no. Paano pa ganito ang nakita natin sa code ng ating bearing mga boss. Yan, ito yung sinampol ko kanina. Sample lang to mga boss ha, 6305Z. Tapos meron pa siyang Z3. Yan, ito yung sinasabi ko kanina na 1, 2, 3, 4, 5. Limang curriculum niya, limang paghahati. Pero nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nasa 7 digit mga boss no. So ang technique nito mga boss, pag nasa pangatlong digit ka na, combination na siya, dalawa. So pag nasa pang 5 na digit ka na mga boss, combination na rin dalawa. C3, C2 at C4. Ito lang ang tatlo na to mga boss. Ang ibig sabihin ng C3 mga boss is internal clearance. Internal clearance ng ating mga bearing mga boss. Meron yang mga clearances. So pag sinabing C2 mga boss, ito yung less than standard clearance. Pag may nakita kang C2 dito sa last, less than standard clearance. Pag ito namang C3 at saka C4 mga boss no, is ito yung larger than
standard clearance mga boss. Malaki ang kanyang clearance sa standard kaysa standard mga boss. C3, C4. Yan ang ibig sabihin nito mga boss. So mga boss, yan na muna para sa araw na to. Sana may natutunan na naman tayo na bagong kaalaman mga boss. No? Sana nagustuhan nyo ang aking kunting presentasyon tungkol sa classification ng bearing mga boss. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hit nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos mga boss. Maraming salamat sa panonood. God bless. Thank you. Mabuhay. Keep safe. Bye-bye.